Fraser yan. Low beam. Low beam yan. Ah, sa gitna. Itang high beam. Passing leg. Passing leg na po yan, sir. Passing leg. Masarap po doon ang full case. Tapos, sir, kumbawa na karoon ng problema, kung naputo kami ng pwede sa dito. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel. At katulad po nung nakita nyo sa intro natin ngayon, ay bumili po kami ng scooter. Brand po nito ay Motorstar. So ito po yung latest nila na inilabas ngayon, yung Easy Ride 150P. So China bike lang po ito. Kung magtatanong kayo kung bakit ba China bike yung kinuha ko, well, ang sagot ko lang po dyan, unang-una, dahil sa price niya. Kasi yung mga Motorstar, halos half the price lang yan compared dun sa mga branded. When it comes to the quality naman, masasabi ko na quality na rin yung mga labas ng mga Motorstar. Kasi pagka titingin ako sa mga reviews niya, especially yung mga nag-upload ng mga video, nakikita ko na may mga issues siya, kaya lang, mga minor lang yon at madaling i-repair. Ito po yung first bike ko. Yes po, first time ko po na bumili ng motorsiklo. In fact, hindi nga po ako marunong pang mag-motorsiklo. Mag-aaral pa lang po ako ngayon. Pakita ko lang po sa inyo kung ano yung nagustuhan ko dito sa Easy Ride 150P. Unang-una po kasi sa mga Motorstar na unit, usually may mga kinakopy sila na model. So ito pang 150P ay kinuha nila sa PCX. Pero masasabi ko na hindi naman buong buo nilang kinopya. Kasi kung titignan po natin dito sa kanyang front side, meron siyang wind visor. And then, kung mapapansin natin, napakalaki. Ang ganda ng kanyang harap. Malaki siyang tignan. And then, ito namang sa kanyang headlight. Ang nagustuhan ko po rito, LED na siya lahat. So, ito yung kanyang mga kilay. Yan yung kanyang daytime running light. Nakadiretso po yan dito sa gilid, tsaka dito sa gilid na to. Tapos yung kanyang low beam ay itong parang projector type na mga LED. So apat po yan. And then sa kanya namang high beam, meron siyang tatlong LED. Nandito sa gitna na to at tsaka sa dalawang gilid niya. Tapos kung titignan naman natin itong kanyang tapalodo sa harap, meron siya ditong sticker. Actually gusto ko sanang alisin itong sticker na to, kaya lang sabi sa akin sa Motorstar, mabuboid daw yung warranty once na nagtanggal ako ng mga sticker. Mas maganda kasi sanang tignan kung plain white lang siya. Naka-telescopic din siya. Yung kanyang mugs dito ay size 14. So ang gulong dito ay size 100 by 80 by 14. Tapos yung tapalodo niya rito sa likod, medyo maikli lang. Siya nga po pala, kinuha ko po ito sa Marilao. Although wala po silang unit na to, kinuha pa nila ito sa Pampanga, yung atang main ata nila yon sa mga stocks. Kinuha doon ng mekaniko, dinrive papunta ng Marilao. Eh kaya lang, nung kinuha nila, maulan. Kaya nung kuhanin ko ito, ang putik nito sa loob.
hanggang dun sa dulo umabot. So nakita ko na need na lagyan ito ng fender extension. Nang sa ganun, hindi masyadong tatalsik yung putik niya dito sa loob. So yun, isa yun sa mga vlog na gagawin ko rito. Ipapakita ko sa mga susunod nating mga videos. Tapos pagdating naman dito sa kabilang side, naka-disc brake na po siya na merong double piston caliper. Siya nga pala, ito yung kanyang signal light. So LED na po yan. So yan po yung harap ng EasyRide 150P. Kung titignan po natin dun sa kinapi na ito na PCX po kasi yung pinopihan niya, masasabi ko na iba naman yung itsura niya. Kumbaga, nilagyan naman to ni Motorstar ng sarili niyang design. Tignan naman natin yung kanyang likod. Kung makikita niyo itong kanyang handle sa handlebar ba o grab bar ba ang tawag dito, ay ang ganda ng kanyang design. Although plastic lang po itong nasa ibabaw, pero yung color black dito sa ilalim, bakal po yan. So pwede niyong hawakan yung mga angkas, pwedeng humawak dito. Tapos ito po yung kanyang taillight. So napakaganda rin ng kanyang taillight kasi ang tingin ko rito parang style ng mga aftermarket. Ito nga pala ay LED na rin lahat. Tapos nandito naman yung kanyang signal light. Ano na rin po yan, LED na rin pong parehas. Yung nandito naman pong ilaw ay yung kanyang plate light na ano pa rin, ordinary pa rin yan na peanut bulb. Tapos ito yung shape ng kanyang fender sa likod. So kung titignan naman natin dito, sa tingin ko ay sariling design din ito ni Motorstar. Ngayon, pagdating naman natin dun sa gilid, dito na natin masasabi na kamukha nga siya ng PCX. Kung familiar kayo dito sa shape na yan, PCX na PCX ang dating niya. Lalo-lalo na yung upuan na to. Pagdating naman dito sa kanyang board o yung tapakan ng paa, sa tingin ko, iba naman yung design niya. Kasi maliit lang to eh. Minsan nga, pagka umapak ako, parang nakalabas pa yung aking sapatos dahil makitid lang yung kanyang tapakan. Tapos yung dito rin sa ilalim ay hindi siya body color. Kumbaga, shiny black yung kulay niya. Ngayon, pagdating naman dito sa footrest, sa tingin ko nakuha rin nila yung shape ng PCX. Although, nag-incorporate sila ng sarili nilang design. Dinagdagan nila dyan. Tapos dito sa loob, nilagyan lang nila ng mga grooves para safe dun sa umangkas. Kumbaga, kakapit dyan yung kanilang mga paa. Tapos kung titignan naman natin dito, sa kanyang muffler, naka-guard na rin siya, pero ito ay plastic. Ito nga palang EasyRide 150P ay air-cooled lang. Yung kanyang pipe dito ay exposed lang. Mas maganda sana kung nilagyan to ng cover ni Motorstar. Kasi ang alam ko, yung mga ganito, mabilis tong maluma, mabilis kalawangin. Kasi nagiinit yan eh. So kung sakaling meron siyang guard, medyo natatago ng konti yung kalawang. So pagdating naman dito sa fender niya, dito sa loob, parang maikli lang din siya eh. Ang maganda rito, lagyan natin ng mga fender extension para at least hindi naman nagmumukhang sobrang dumi yung loob pagka nadadaan tayo sa putik-putik. Yung kanyang shock ay dual na rin. So sinukat ko ito, dulot-dulo ng shock, nasa 365. Alam ko yung PCX, 365 din ang length ng kanyang shock. Siya nga pala, yung system nito ay carb type pa. Hindi ito FI. Pagdating naman dito sa gulong sa likod, 14 din yung size ng kanyang mugs. Kaya lang yung goma niya mas malaki kaysa sa harap. So ang size nito 120-70-14. Para sa akin, yung gulong nito hindi ko na muna papalitan yan. Unang-una, tinanong ko yung taga Motorstar dahil binyahin niya nga ito sa Pampanga. Pauwi dito sa Bulacan, tinanong ko siya kung makapit ba yung gulong. Sabi niya sa akin, okay naman daw, pwede nang gamitin. Tamang-tama yon kasi magpa-practice pa naman ako at saka hindi naman ako tatakbo ng sobrang bilis. Hindi naman ako mga ngarera dito sa scooter na ito. So, sa tingin ko, gagamitin ko na muna yung goma na ito. Hindi na muna ako magpapalit. Naka-disc brake na rin siya sa likod.
Kaya lang, yung kanyang caliper ay single piston lang yan. Ito naman yung kanyang air filter. So, maganda rin yung design niya, nagustuhan ko. Yung kanyang CVT ay naka dual color. Isang silver at black. So, itong black po na ito, plastic po yan. Andito po yung kanyang center stand. At ito yung kanyang side stand. Kaya lang po, wala po yung kill switch. Mas maganda po sana kung nalagyan niya ni Motorstar. Kasi additional safety rin po yun. Tapos ito nga po pala yung kanyang logo ng Easy Ride 150P. Ang aking comment lang dito ay pag tinatamaan ng basahan, umaangat yung kanyang dikit. Hindi ko alam kung hanggang kailan maglalas yung Easy Ride na to. Possible na ilang hugas lang, merong letrang mawawala na rito. Ayan o, umaangat siya. Pero okay lang, iingatan ko na lang yan. So dito naman po tayo sa kanyang manubela. At isa po ito sa nagustuhan ko. Kasi naka-naked handlebar na siya. Tapos naka-chrome plated din siya. Kaya napaka-eleganteng tignan. Tapos malinis din yung pagkakagawa sa mga cables niya. Dito naman sa kanyang mga switches. So dito sa right side, nandito meron siyang kill switch. Tapos ito naman yung kanyang park light at yung kanyang headlight. And then, ito yung starter. So, dito sa kabilang side, sa left side, dito natin makikita naman yung high and low ng ating headlight, yung kanyang horn, at yung mga signal light niya. Meron po siyang passing switch. Tapos yung kanyang mga brake lever ay aluminum. Gustong-gusto ko yan kasi parang sumasabay siya dito sa chrome ng kanyang handlebar. Mas nagiging elegante ang dating niya. Ito naman kanyang side mirror. Very modern yung kanyang design. At hindi rin naman siya ganung kalakihan. So kung ilalagay ko yung kamay ko, ganyan lang siya kalaki. So sa tingin ko, pwede na muna to sa akin. Hindi ko na muna ito papalitan. Ngayon naman, ito yung kanyang odometer. So kung mapapansin natin, hawig na hawig dun sa PCX. So yan, LED na po yan. Yung nahan dito sa ibabaw, yan yung kanyang RPM. Tapos ito naman yung kanyang speed. Sa ilalim niyan, yung kanyang kilometer na tinakbo. At ang maganda rin dito, may built-in siya na voltmeter. Tapos andito po sa ilalim, sa gitna, yung kanyang fuel. At meron tayong orasan sa side na ito. Ang indicator po niya ng signal light, nandito sa magkabilang side. So, i-signal light ko po. Ayan. Yun sa kanyang left. Yun yun sa kanyang right. Tapos kung i-headlight ko po yan, ayan. Ito po yung kanyang high beam indicator. Dito naman po sa kanyang susian, ang ganda ng design niya kasi para na siyang keyless. Kaya lang, kailangan pa rin natin dito ng susi. So ito yung susi niya. Meron mga nakasulat dito katulad nito yung kanyang seat at fuel. Tapos dito yung kanyang off, yun yung kanyang on. So insert ko lang itong susi. Ilagay ko muna doon sa seat and fuel. So pindutin ko lang siya. So, ayan, nag-open na. So, pag kinlose, pindutin lang natin yan. Para sa seat naman dito, pindutin lang natin dito sa ilalim, sa seat. Tapos, maririnig na natin na magre-release yung kanyang latch. Ayan. So, ito, open na. Ang isang nagustuhan ko rin dito sa upuan na to, parang meron siyang dalawang position. So, pwedeng pag in-open mo, yan yung kanyang first position. Tapos, pwede mong itayo ito. Yan yung kanyang second position naman. So, nakuha ko lang sa Motorstar ay itong kanilang tools. Tapos, yung kanyang user manual at warranty card. At may free rin siyang helmet. Spacious yung kanyang compartment. Malaki siya. Actually, marami kang mailalagay talaga rito. Kung babiyahe ka, pwede kang maglagay ng bag para sa damit, konting tools para sa biyahe. Kaya lang, yung helmet natin, marami nang nag-review na itong motor na to. Hindi kakasya rito yung full face. Sabi nila, yung mga maliliit na half face kakasya. Pero yung binigay sa akin ng Motorstar, full face siya pero maliit lang. Ito kasya rito sa compartment. So, ilagay ko at sasara ko yung upuan niya.
kasyang-kasya. Hindi siya tumatama dun sa helmet. Saktong-sakto. Ayan, oh. Kasi kung sakaling tumatama itong plastic na ito ng upuan dito sa ibabaw ng helmet, magkakaroon ng scratches to. Pero ilang beses ko nang sinubukang upu-upuan yan, makinis pa rin. Ibig sabihin, hindi siya tumatama dito. Kasyang-kasya talaga itong binigay ng MotorStar. Pwedeng ito na lang muna rin yung gamitin kong helmet habang nag-aaral pa ako. Papalitan ko na lang to once na sa tingin ko pwede na akong bumiyahe. So ngayon naman, pakita ko sa inyo yung kanyang mga ilaw. DRL yan, daytime running light. Yung dalawang kilay na yan, tapos extended dito sa ilalim. Nagustuhan ko yung design niya kasi mahaba yung kanyang ilaw. Very visible siya, lalo na sa gabi. Yan, malakas din ito. Nakita ko na yan sa gabi, malakas din siya. Yan. Para sa akin, yung ilaw nito sa gabi, maliwanag na siya. Pero syempre, kung gusto nyong bumiyahe sa malalayong lugar, plus pa rin yun kung meron kayong mini driving light. Mas maliwanag, lalo na pag long drive, mas maganda. Pagka naman nag-brake ako, ito yung itsura niya. Siya nga pala, may nakalimutan ako na kung pakita sa inyo. Yung kanya palang ignition switch, meron ding ring light na color blue. Pag inopen ko, iilaw yon. Kaya ang ganda rin niya, lalo na sa gabi. Tsaka ito nga pala, nakalimutan ko pakita sa inyo. Meron siyang compartment dito. So para i-open, pindutin lang natin. Magki-click yan, tapos mag-open na. Meron siya dito sa loob na USB port. So may cover yan na rubber para hindi mabasa. So kailangan mo na lang dyan ng cable. Medyo maliit ito eh. Hindi ko alam dun sa mga super laking mga cellphone. Pero yung mga regular size, kasyang-kasya. Tulad nito mga Samsung na phone. Kung magcha-charge kayo, tapos umuulan, or bumabiyahe kayo, pwede nyo isara. So nandun lang siya sa loob. Yan po, napakita ko na sa inyo yung maxi scooter na binili namin. Magiging addition to sa family namin at dun sa mga ginagawa kong vlog, madadagdag din po siya. So ngayon, hindi lang four wheels, hindi lang kotse, hindi lang pickup yung mga iba vlog ko. Makakapag-vlog na rin ako para dito sa mga motorsiklo. May mga upgrades po ako na gagawin dito. Dire-diretso pa rin po yung paggawa ko ng mga video para dun sa dalawa nating sasakyan. Medyo busy lang po ngayon kaya hindi dire-diretso yung gawa ko, pero may mga nakaline na po ako ng mga videos, lalong-lalo na po dun sa Navara. So sana po yung mga hindi pa naka-subscribe sa inyo ay subscribe lang po kayo at click niyo yung notification bell para every time na mag-upload po ako dito sa motorsiklo, sa Wigo o sa Navara ay lagi po kayong updated. Alam ko rin naman po na karamihan po sa inyo hindi lang naman four wheels ang kanilang sasakyan. Alam ko may mga motorcycle din kayo. Baka sakaling maging interested din po kayo sa mga upgrades or mga videos na gagawin ko para dito sa aking Easy Ride 150P. So mga kaibigan, maraming pong salamat muli and I hope to see you again on my next video. God bless!